Kaninang umaga, umuulan na naman. Kaya sabi ko, naku, mauulit na naman yata ang sasabihin kung sinabi ko na nakaraan. Kaya, sabi ko, hindi ko na ulitin. Kaya makikita ko naman kayo na talagang narito pa rin. At kaya tayo narito pa rin dahil sa ating pananampalataya, sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Naalala ko tuloy nung ako'y nag-aaral pa eh. Balik ulit sa mag-aaral. Nung unang panahon. Matagal na kasi yun eh. Bata ko sinuwi. Umano sa pwede dito para nakapatawa na lang. No? Kasi, nung nag-aaral pa ako, pag dumadating ang final exam, siyempre, final exam, doon makikita kung ikay ipapasa o hindi. Sasabihin sa pagdating ko to sa school at hindi ako nakapag-aral, talagang kabato-kabato ako eh. Sana'y mapatapat na alam ko yung tatanong. Eh, paano ko naman malalaman ang itatanong ay hindi mo naman nag-aral? Ang sinasabi ko naman sa aking sarili, sa susunod, mag-aaral ako mabuti para alam ko ang sasarili ko dito. Dahil kung nag-aaral ako mabuti, sigurado, para ma-excited pa ako yung ano itatanong dahil sa aking kahit siya kasumpot, alam ko yan. Ganun din ang Panginoon. Na pagkatapos nating mawala dito sa mundo, sabihin natin namatay. Haharap tayo sa final exam. Pero sa Panginoon, final judgment ang kakabuli natin, ang kakabuli natin. Kapag tayo ay gumawa ng kasalanan at hindi tayo nakahingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, sigurado kinakabahan ka eh. Kakabahan ka. Kailangan mo yung patay ka na kinakabahan ka pa. Subalit, kung tayo po ay may ginawang maganda, o kung meron pa tayo nagawang pagkakamali sa ating kapwa at nakahingi tayo ng mga kapatawaran sa ating Panginoon, nagbalik-loob tayo sa Kanya, sabi ko nga sa inyo, katulad nung mga nakapag-aral, excited ko pang humarap sa Panginoon. Sigurado nga, alam ko lahat ang itatanong niya at yung judges natin dahil napagsisira ko ng lahat ng aking mga kasalanan. Kaya mga kapatid, napaganda po ng sumasampalataya sa Panginoon. At samahan niyo po sa aking paksaring araw nito, Greatest Faith. At ang tema, mga kapatid, Faith that moves rain clouds. Dahil kanina yung mami, maulap eh. Ngayon umalis na dahil na nalangin na umalis na sana yung umalis ng ating ulan. Faith na nakapagpapaalis ng ulap na may kasamang ulan. Faith, pananampalataya o pananalig. Ito po ang sentro ng ating pagninilay ngayong araw na ito. Ano po bang ibig sabihin ng pananampalataya? Lagi ko nang narinig ito at saka narinig ko rin ang ibig sabihin sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na di nakikita. Ang tunay pong pananampalataya ay nakasentro sa Panginoon. Yun po ang nagpagliligtas sa atin. Yun po ang nakapagpapagaling ng mga karamdaman. At yun din po ang nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Nagbibigay ng kapanatagan, kapanatagan ng loob. Sa ating pong mabuting balita, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng Romano at nakiusap, Ginoo, ang katulong ko po ay naparalisado. Siya po ay nakaratay sa bahay at duha mo nahihirapan. Alam niyo mga kapatid, si ang ating Panginoong Jesus, simula po nung siya pumasok doon sa Kapernaum, hanggang sa lumabas at lumabas sa mundo, yun po na may akda ng Mateo ay nag-umpisa ng sumulat tungkol sa ating Panginoon
tungkol sa pagpapagaling ng ating Panginoon. At sabi nga ni Juan, ni sa Apostol San Juan, kung naisulat ng lahat ang mga ginawa ng ating Panginoon, ang mga pagpapagaling niya, baka hindi nagkasya sa librong ginagamit namin ngayon. Dahil libo-libo ang pinagaling ng ating Panginoon. At sabi nga ng mga eksperto o mga dalumhasa sa Biblia, naubos daw siguro, maaaring naubos ng ating Panginoon ang lahat ng may karamdaman sa dahong lugar na iyon. At hindi ho imposible na maaaring pagalingin na ng ating Panginoon ang lahat ng ating mga kapatid na nandito sa kanya. Na may mga karamdaman. Kaya baka may ingin sa ating Pilipinas, isasama natin ang Pilipinas, pati ang buong mundo. At paalis na ang COVID. Babalik na tayo sa dati nating buhay. Na mas masaya. Medyo lumalayo tayo sa topic ko, no? Ganito, balikan natin ang pagpasok ni Jesus sa Kapernaum. Lumapit sa kanya ang isang sinturyon at nakiusap na pagalingin ang kanyang katundong. Ano ba ang sinabi ni Jesus? Pupuntahan ko siya at pagagalingin. Sinabi niya, ang ating Panginoong Jesus ay may pusong maakap sa paglilingkod sa mga nangangailangan. Walang alinlangan ng ating Panginoon bago pumasok sa Kapernaum ay marami siyang naka-schedule na gawain, maraming gagawin. At hindi po kasama dito yung pagpapagaling doon sa katulong ng Romano. Kadalasan, makikita natin ang ating sariling katulad sa sitwasyon na pang-araw-araw ng nating pamumuhay na pagkatapos natin sa trabaho, medyo pagod na. Medyo, maghapon ng trabaho at pagdating natin sa bahay, magpapahinga ka pero biglang may tatawag sa telepono, biglang merong dadating sa bahay at hihingi ng tulong. Okay, nakasalubo mo lang sa karsada at hihingi ng tulong, pagod ka na. Pero kailangan natin tulungan dahil sa pakikipagtapo-tapo. Pero medyo malalim ng konti, siguro palinawin natin ng konti yung dahil na katulad na lang ng aking sister wife. Pagkatapos ng kanyang trabaho sa aming ama, minsan siya sir, pag may isang oras na kanya lang po o kaya nasa ama namin, nakatapos yung mga tatlong oras ng trabaho. Pag uwi sa bahay, masakit ang likod niya. Ang kanyang bewang, tapos masakit ang ulo. Pagdating sa bahay, gusto na niyang humiga. Pero pag tumatawag yung aming ako, tumatawag yung aming anak, siyempre kasama yung ako, dinatampot niya lang yung telepono at sinasagot niya. Pero hindi po yung pagsagot sa telepono o kaya hindi po yung pagtulong. Dahil kasi baka may hinihing tulong, hindi po yung tulong eh. Yung ginhawa sa kanyang sarili dahil nakikita ko siya pag sumagot siya sa telepono, kahit masakit ang kanyang likod, humingiti siya. At muling sumasaya. Ganun din po ang ating Panginoon. Tumutulong siya na may kasiyahan din. Tumutulong siya sa atin. At ano po naman ang sinabi ng sinturyon kay Jesus pagkatapos siyang pagkatapos sinabi ng Panginoon na pupuntahan niyang gagamot at gagamutin. Hindi ako karapat-dapat ang sabi ng sinturyon. Ang sinturyon ay may malalim na dahilan sa kanyang hindi pagiging karapat-dapat. At ito po ang susi ng kanyang pagkahanap ng pagod kay Jesus. Kung minsan ay nananalangin tayo na para bang karapat dapat tayo, may oras na ganun eh. Yung katulad ng lagi po kinukwento,
na pagka tayo yung nananalangin ng mga nakapikit, nakalunod pa kung lumakad, pero paglabas, mura na ng mura. Kung yung aking mga kasabayan dito, yung aking mga kasing medyo dilumalayo sa aking edad, siguro natatandaan niyo yung kantang Banal na Aso. Oy, alam nga, santong kabayo. Alam nyo ba yun? Alam nyo lahat? Banal. Katabi ko, ano, katapat pala. Katapat ko sa jeep, ang isang ale, nagrosaryo. Kasi tanda ko pala si brother ko din. Makanya'y nakagagin. Kumara sa may kumbento. Ay, alam mo. Sa babaan ng po, sabi ng chupel, kasi may nanghuhuli. Anong sumunod? Mura pa rin ang murang ali. Taano na dito mataas na sa lugar na ili. Yun ang susunod yung Banal na Aso. Kaya kung sa ano, maraming na tao na akala mo ay sumasampalataya. Nakikita mo kung manalangin talaga ng taos puso, pero walang gawa. Ang sabi nga, patay ang pananampalataya na walang gawa. Napakarami po ang pinagaling ni Jesus ng ating Panginoon. Subalit sa bawat kanyang pinagaling, lagi niyo pong sinasabi na pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At yun din po ang nakita ng Panginoon sa sinturyon. Sa panahon ni Jesus, ang sinturyon po ay isang marumi. Ang sinturyon po ay makasalanan. Dahil pag meron po siyang mga tao, o kaya ay alila, o kaya katulong, tinatako na lang niya pag may sakit, o kaya pinapatay. Pero kakaiba ang sinturyon na lumapit kay Jesus. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, ngayon lang ako nakakita ng ganitong pananampalataya sa Israel. Kaya kapag may pananampalataya ka, wala pong imposible. Dahil faith moves rain clouds. Ito po yung aking paksa, yung aking utap. Kung masasabi si Jesus ay may kahinaan, ang isa po sa kahinaan ng ating Panginoon ay ang makita niya na ang isang tao ay may pananalig. Doon po, nagkaroon na po ng kahinaan ng ating Panginoon. Tinutulungan niya ang sino mang may pananampalataya. Siya ay hindi kailanman gumawa ng isang himala kung hindi niya nakitaan ng pananampalataya ang humihingi nito. At hindi niya kailanman tinanggihan ang sino mang humihingi ng anuman na may pananampalataya. Sinabi ni Jesus na kung mayroon kang pananampalataya, kahit kasing laki ng puto ng mustasa, alam na natin yun dahil subalit wala na po kahit gano'ng maliit ang pananampalataya. Dahil pwede mo daw paglipat-lipatin ang buntog. Pero wala pa po kung nakikita ang lumilipat na buntog. Delikato pag lumipat ang buntog. Yung bumubuo sa Pilipinas at saka nagkakaroon ng landslide, marami. Subalit sa maliliit na bagay, katulad ng ulan sa ulap o anumang bagay, hilingin ito na may pananampalataya at mahahawakan mo ang kahinaan ni Jesus. Dumalangin sa Panginoon na may tiwala, may pananampalataya at pagmamahal sa kanyang kalooban. Makikinig siya at kaya niyang ilipat ang anumang gusto niyong ilipat. Sandali lang. Ang pananampalataya po ay isang paraan pakikipagrelasyon sa Diyos na malalim pong unayan. It is between you and God.
Personal po ito. Kaya ang pananampalataya ay hindi nadidiktahan ng sino man. Ganito ang naramdaman ng Romano, personal siyang naniwala at nanampalataya na mapapagaling niya ang kanyang tauhan sa pamamagitan ni Jesus. At ang hamon mga kapatid, kayang-kaya ng Diyos na ika'y pagpalain. Kayang-kaya ibigay ng Diyos ang lahat basta't maniwala, magtiwala at manampalataya. Magandang hapon muli sa ating lahat. Para po sa ating wakas na panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga salita mo na ibinigay sa amin at nawa po ang mga salita mo ang aming gabay-gabay sa aming buhay. Aming dalangin, Panginoon, na patuloy mong subaybayan, patuloy mo pong gabayan ang aming buhay. Patuloy mong pagalingin ang lahat ng may mga karamdaman at ibalik kami sa mas masaya naming buhay na katulad ng dati. Yan po ang aming samadalangin na may pasasalamat sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala naman ang anak ng Espiritu Santo.